wala akong maisip ko ano yung gusto ko sanang i-upload for my second video. Pero since na-mention ko naman last video, nagagawa ko ng K-pop album haul ko, naisipan ko na gawin ko na siya ngayon. So, ito lahat ng albums ko. Pero syempre, lahat ng album na binibili ko, may story yan. Kung paano ko siya nabili, or kung bakit ko siya binili, ganun. So, ikakwento ko lahat, and I will show you guys my albums. Pero, start na ako sa, I think yung pinaka-artist na pinakamaraming nabilan ko ng albums, which is Red Velvet. So, uumpisan ko yung haul sa Red Velvet. So, yung first album na binili ko ng Red Velvet is ito. Ito yung Ice Cream Cake nila, released nung 2015. Memorable to sa akin kasi ito yung unang album na binili ko ng K-pop, and ilang taon pa lang ako nun. Parang mga 12 years old pa lang ako nun, tapos parang like super nag-ipon ako para mabili to. So, nung nabili ko siya, super proud of proud ako sa sarili ko kasi sabi ko, ah, kaya ko naman pala mag-ipon para dito. Hindi ko naman pala kinailangan manghingi ng... I mean, yung baon galing naman sa parents. Pero syempre, hindi ako kumain nung recess para lang mabili to. So, super memorable. Next na album na binili ko sa Red Velvet is ito. Bakit memorable sa akin ito? Ito yung album nila na The Velvet. Released to noong 2016. And the reason kung bakit super memorable siya sa akin is because, naalala ko to, kasama ko yung mga friends ko, nasa mall kami. Si Oliver kasama ko noon. Pumunta kami na CNA. Tapos nakita ko na nakalagay ito siya sa shelf nung shop. Tapos wala akong ganong pera nun. So parang nangutang ako dun sa friend ko na si Oliver. Nangutang ako sa kanya para mabili ko to. And yeah. Ito yung album na yun. Super ganda ng tracks sa album na to, and super na-enjoy ko talaga siya. So, thank you, Oliver. Kung di dahil sa'yo, hindi ko ito mabibili. Next album is, na binili ko is ito. Ito yung Russian Roulette. Nilabas to noong 2016. It was released in 2016, and this is very memorable to me as well because ito yung album, first album na parang regalo sa akin ng ate ko. So parang binili niya ako ng album. Tapos siya yung nag-sponsor, pumunta kami dun sa shop, sa K-pop store, sa K-pop shop. Tapos sinabi niya, sagot na daw niya yung album na to. And yeah, siya yung gumastos. So sobrang thankful ako sa ate ko na binili na to for me. Next album naman na pinaka-memorable. Actually, ito, hindi ganong ka-memorable. Kasi nung narinig yung Bad Boy, nagustuhan ko yung kanta. Pero, parang at the time kasi nag-iipon na talaga ako. Kasi alam ko, nabibili ko talaga ito. So, nabili ko naman siya. This was released in 2018. Next album na binili ko. Actually, dito sa akin. But more on kay ate to. Niregalo sa kanya to noong 18th birthday niya. And since nasa akin lahat ng Red Velvet merch, sabi niya, binigyan na lang niya sa akin para itago ko sa cabinet. Sabi ko, sige, thank you. This was released in 2017. Ito yung pinakasikat nilang kanta sa Korea, Red Flavor, kung alam niyo. Ito na yung last two albums. Itong album sa to, ito yung Reza Festival Day 1 and Day 2. Super memorable sa akin ito is, super memorable sa akin, kasi hindi ako yung bumili na to, yung ate ko na naman. Pero, imbes na sa Pilipinas na binili, sa Korea na to bilhin. So, kasi pupunta sila ng Korea nun, pupunta na sila Korea nun, sa Korea na sila. Tapos parang chinat niya ako na parang ano albums yung gusto ko. And sabi ko, yung Red Velvet, yung Day 1, yung Red Festival, gusto ko yun.
So yun, nabili naman niya sa akin. Yung finale kasi wala nung time na yun. Hindi pa siya released. So hindi ko napabili sa kanya. Pero I'm planning to buy the finale as well. Kasi wala kasi akong ganun ka pera ngayon. So yun. Yun na yung Red Velvet. Hindi ko alam po ilan to. 7 yung albums ko na Red Velvet, and yun yung pinakamaraming albums ko galing from one artist. So, papatungo na tayo sa sunod na artist na dinilan ko na. Yung next artist ko naman is BTOB. Ito yung pinaka-favorite na boy group ko sa K-pop. And sadly, tatlo pa lang yung nabibili kong albums nila. Pero okay lang. Hindi naman sila ganun ka-memorable kasi itong Brother Act, ito yung pangalawa kong binili sa kanila. Like, nung nilabas to, nagpa-reserve na ako sa CNA kasi ayoko talaga maubusan. And thank God, na-reserve ako nung ate na yung cashier doon, nilista niya yung pangalan ko. So nung pumunta ako doon, parang binayaran ko na lang, tapos naka-reserve na with my name. So sobrang memorable. Pero hindi gano'n eh, kasi parang at the time marami na akong ipon. So parang kuha lang ng pera, tapos bigay, gano'n. So yung next na album naman is ito. Ito yung pinaka-memorable sa akin kasi ito yung time na nung nilabas yung album na to, which is Feeling. Nilabas to nung, it was released on 2017 siya release. Tapos yung time na super fan na ako ng BTOB. Tapos nung nalaman ko na isang copy na lang yung available sa CNA, tumakbo ako para bilhin to. And thank God, ako yung last. Ako yung nakabili. Ako yung nakabili nung last copy. So, yeah. Thank you to myself. Tinakbo ko talaga yun eh. And ito naman yung last album na binili ko sa kanila. Although, pinaplano ko pa sana bumili ng iba kaso yung kasi yun nga, ECQ. So, at saka wala rin akong baon kasi wala pa akong pasok. Tapos nawala ng klase last month. So, nawala na ako ng baon. Ito naman. Ito yung isa ko pang album na pinabili ko kay ate sa Korea. Kaya, super memorable yun kasi galing ng ibang bansa. So, pupunta na tayo sa kabilang sa next artist. Yung next artist naman or yung group is NCT. Now, matagal na akong fan na NCT but sadly, dalawa pa lang yung albums na nabibili ko sa kanila. Ito yung first. Yun yung Fire Chalk. Nilabas to noong 2016. Tapos, super memorable ng album na to kasi kinakabahan ako na baka maubusan siya. Tapos, I remember na umalis kami ng bahay na super aga. Tapos, hindi pa bukas yung mall nun. Eh, sabi ko, oh my God, kailangan akong pumunta sa mall lang exacto 10 o'clock para mabili ko tong copy na to. Tapos, parang, sabi ko, hala, hala, hala. Tapos, sinasabi ko sa parents ko, tara na. Kasi, parang, may pinuntahan kami nun. Tapos, sabi nila, bakit pa nagmamadali ka? Eh, sabi ko, eh, kasi may kailangan akong bilhin. Ito yung album na yun. And super worth it naman kasi ang ganda ng track sa album na to, super. Lahat, super ganda. Wala akong siniskip pag pinapahingan ko itong album na to. Okay, next naman ang album nila is itong Cherry Bomb. Now, super memorable nila ang album na to kasi hindi ako yung bumili na to, yung ate ko ulit. Yung ate ko kasi, maraming pera yan. hindi siya parang ano, Ewan ko kung bakit lagi niya ako binibili lang. Pero, syempre, super thankful naman ako na binibili niya ako ng album. Pero ito yung isa niyang binili sa akin. Ito yung Cherry Bomb. Ang ganda nung photobook. Napakakapal. And, binili niya to galing sa friend niya. So, halatang... Kaya sobrang linis naman. Parang, inalagaan talaga. So, pupunta tayo sa next artist. Kasi yung iba kasi isang album lang. Okay, so itong mga albums na to, maraming artist to eh, pero isa lang yung binili kong album galing sa kanila.
So, simulan na natin. Eto. So, ito yung Twice album na binili ko 4 years ago. Ito yung sa Cheer Up nila, page 2. Hindi ko maalala kung bakit ko siya binili, pero super LSS ako sa Cheer Up nun. Nasabi ko, I need to buy the album. So, nag-ipon ulit ako, guys. Binili ko siya. Super worth it. Binili ko yung isang photo card ko sa friend ko kasi mahilig niya siya sa Twice. Ito yun. Next album naman na binili ko is ito. Ito yung Miss Me ng IOI. Yung IOI kasi parang ano siya, tawag dito, hindi siya permanent group na parang galing siya sa isang reality show. Tapos may parang may certain length of time lang sila na magiging active sa group. Eh, nagustuhan yung album nila ng Miss Me, so binili ko siya. Super complicated na album na to. Pero hindi ko na siya ipapakita kasi pag nakita ko. So, ang hirap ibalik ng photobook. Yung photobook kasi nakahiwalay. And wala lang, ang ganda talaga ng tracks. Kaya ko siya binili. Now, itong dalawang album sa to, ito muna. So, ito, binili ko ito sa Green Hills. This year lang. Kasi nandun ako sa may CD shop. Tapos nakita ko, bakit may K-pop album dito? Tapos nakita ko yung price. Nung nakita ko yung price, binibenta lang siya for 20 pesos. Eh, nung panahon kasi ano to eh, luma na to, 2012. I know actually, no, mali. No, mali ako. 2010. Noong 2010 kasi, I remember na pinanood ko to sa mix. Ewan, super successful kasi yung Orange Caramel dati. Eh, sayang, disbanded na sila ngayon. Pero yun, nung nakita ko na 20 pesos lang, syempre binili ko na, so super mura eh. So, ang ganda naman, may DVD pa siya sa loob. So, ewan ko kung bakit 20 pesos lang siya binenta. I guess wala na talaga mumibili. Ay, eto naman. Hindi ko ito binili. Binigay sa akin yung friend ng ate ko. Kasi yung friend ng ate ko, Cheshire siya. Ano yung Cheshire? Yung Cheshire, yun yung fandom name ng group na to, which is CLC. Now, eto CLC, super hirap hanapan ng album na to. Like, dun sa K-pop shop na pinupuntahan ko, hindi sila nagbebenta ng album. But super underrated niya kasi nila. Kaya guys, please stand CLC. Binigay sa akin ng friend ng ate ko tong album na to. So super thankful ako kasi for the first time meron akong album na CLC. Kasi ito po yung sa lahat ng albums na nilabas nila, ito yung pinaka-favorite ko. Kaya thank you so much. Na-appreciate ko. Okay, going back to ibang artist naman. Patapos na rin ang call ko. So guys, believe it or I'll just remove that as well. So, nandito na tayo sa last part nung album score. Ito na lang yung natitira. So, mag-start tayo dito. Okay. So, ito yung album ko na Shiny. Ito yung One of One. Walang backstory to. Pumunta lang ako sa mall, tapos binili ko lang siya. Kasi nagustuhan ko yung tracks. Tapos at the time, super fan ako ng Shiny. Wala, sobrang ganda talaga ng album eh. Kaya sabi ko sayang naman kung hindi ko siya bilit. Kasi nung pinakinggan ko yung album, super nagustuhan ko lahat ng tracks. Super walang skip. As, parang sobrang... Pag pinakinggan mo to habang nagbibiyahe kayo, sobrang sarap sa ears. Next album naman is ito. Ito yung first step ng CN Blue. Luma na rin to. Okay lang po ba to? 2010 din. Yung reason kung bakit nasa akin to is because kaya ate talaga to. Binili niya to ng grade 6. Pero kasi nung 2016, may concert si Dean. Parang K-pop artist siya na nag-concert sa Sky Dome. Eh,
para makapasok ka sa loob ng arena, kailangan mo bumili ng anything sa SM store na minimum of 500. Pumunta kami sa K-pop store, tapos bumili kami ng albums. Ngayon, yung binili ko, yung sa FT Island, like the birds. Pero ayoko kasi no album na yun, masusto ko to. So sabi ko, trade na lang tayo. So nakipagpalitan ako sa ate ko, ito yung kinuha ko. So, the reason bakit kinuha ko siya, kasi nagustuhan ko yung title track nito, which is, itong number one, kung kita nyo. Ang translation niya in English is Intuition. Super ganda ng title track na yun. Like, ilang araw din siyang nagpe-play sa playlist ko. Okay, second to the last album na tayo, guys. So, etong album na to, ito yung first mini-album ni Chen, yung April and a Flower. Ito yung, kasi nung pinakinggan ko yung Beautiful Goodbye, super ganda nung kanta. Tapos, sobrang die-hard Chen stan ako. Up to now pa rin naman. Pero, yun nga, since may iba na akong sinastan, casual listener na lang ako ngayon. Pero, dahil nga na-appreciate yung kanta, and yung mga song sa album, binili ko siya. And yeah, congrats to Chen. Kasi kasal na siya, may anak na siya ngayon. Okay, yung last album na to, alam niya to, ito yung in-unbox ko. Ito yung Yao de VIXX. Alam niya naman kung gaano kamahal tong album na to. Pero okay lang kahit walang photo card. Kasi yung original price pala niya is 1,000. And binibenta lang niya sa akin for like 750. So, whatever. Who cares about the photo card? Pero, yun lang yung albums ko for now. Gusto ko pang dagdagan, lalo na yung VIXX, tsaka yung BTOB. Gusto kong dagdagan yun. Tsaka gusto kong kompletuhin yung discography ng Red Velvet. Pero, tinatanong kasi ako ng mga tao, like, bakit ba ako bumibili ng albums? Eh, bibili mo lang naman siya, papakinggan mo sa kotse, papakinggan mo sa bahay, tapos itatambak mo lang sa closet mo. Well, for me kasi, K-pop albums are a sign of my youth. Parang, dito ko makikita na, nung panahon, di ba, imagine, matanda na ako. Tapos, titinag ko yung mga albums na to. Ito pala yung mga gusto kong pakinggan nung teenager ako, ganun. At saka, super ganda na magtago ka ng isang copy ng album ng faves mo. Para pag, yun nga, pag matanda ka na, pwede mo i-display. Tapos pag gusto mong tingnan, titingnan mo. Tapos sabihin mo, buti lang pala, binili ko to. It's a matter of collection kasi sa amin. Hindi siya waste. Kasi sa amin, super memorable ng mga albums na to. And the reason why we buy this is because dito kami masaya. Hayaan nila lang kami. So yeah, this is the reason why we buy albums. And I will keep on buying albums hanggang sa magsawa ako. So guys, yun yung end nung K-pop album haul ko. Sabi ko sana 10 minutes lang yung video na to, pero nag-extend. So, hindi ko alam kung paano gagawin yun. Hindi ko alam kung paano tatanggalin yung footage. Pero, mahirapan ako. Pero, I think gagawin ko lang siyang 15 minutes. Kasi masyadong matagal yung 20 minutes eh. Wala ata manonood pag 20 minutes. So, yun lang. Baka matagal ko pa siya i-upload. Kasi baka irritate siya. Baka irritate ko siya ganun. Kasi parang hindi ako satisfied sa commentary ko. Pero sige, okay na. Well, hindi nyo alam yung oras niyan. Pero yung oras niyan is 2:23 na. 2:23 AM and I'm shooting this. So, yeah. Thank you so much for watching. Bye-bye.